Yon, we are back mga sir para sa ating coverage ng Ogat at Tapit. Dito muna tayo sa Team Spirit versus OG. And ako ang makakasama nyo for this series, Sir Mike. And yung kasama ko hindi ko alam kung nasang lupalop na ng mundo. Pero ito, dito muna tayo sa game. Ayan, kung nakikita nyo, nasa 4th pick na tayo and waiting na tayo sa fifth pick ng Team Spirit. Maganda rito for OG. Pwedeng i-adjust yung Templar Assassin, pwede na lang gawing carry kasi kung imi-mid din na to, medyo greedy na in a way kasi Templar Assassin sobrang farmer ng hero na to. And Mars, kahit paano, kailangan din mag-farm. Kung kukuha pa sila ng hero na need mag-farm, parang mahirap paganahin. But still, nakita ko naman na gumani ganitong drop. Kung hindi ako nagkakamali, kanina na yun yata sa DPC season natin, and I think that's Polaris na merong Mars, Templar Assassin, and Luna. Pero this time ban naman na yung Luna eh. Kasi may times din naman na si Templar Assassin pwede sumama ng early game. But it's just that, alam mo na, nakarelay lang kasi yun sa leaning stage kung magiging successful ba o hindi. Pero ito, waiting tayo sa kanilang last pick. Kung i-carry nila itong Templar, they need to pick out a hero na kaya sumabay kay Void, kay Storm Spirit, active sa mapa, and I think Void, diba? Void Spirit niya yung kukunin dito ng OG for their mid, habang Team Spirit, ayan, they got that troll, Hoodwink, Legion Commander, Storm Spirit, and Ayo. Goods na goods to sa lane, troll, tsaka Ayo. Diyos ko, mukhang makakawawa dito si Anmar, ha? Si ATF, tsaka si Snapper. Diyos ko, Lords, and as for Collapse, it's been a long time since I saw you use Legion Commander. DPC Season 1, parang huli ko nakita to, ah. It's been so long. And Hoodwink, ayan. Goods din naman yung hero na to in terms of lockdown. Kung pagdating lang din sa harasan, kaya din naman natin provide. Tsaka, mukhang mahirap lang dito. Wala silang sure lockdown kay Storm. I mean, ano ba? Kailangan ni Void Spirit ng Yules. Pag naunan dito si Straptor, pwede. Same goes with Mars. Pero ang problema nila dito, yung possible maging save ni Mira later on tower game. Kasi we don't Mira kung gaano siya kaayos position pagdating sa mga hero na ginagamit niya like Bane and eto, Io. So tignan natin kung sino makakapag-execute ng maayos na drop dito sa game natin. In terms of the playstyle, I think match lang naman dito. Parehas malinis maglaro. It's just that medyo na may edge lang ako for OG kasi hindi ko pa sila nakikita lumaro as a team eh. I mean, yeah, naglaro na sila ng games pero hindi ko pa napapanood. As for Team Spirit naman, nasusubaybayan ko since DPC Season 1 2020, wala akong masabi. Siyempre, that's my team. Diba? Not being biased, pero yun na yun. Teka, puna tayo sa Uyanik na page. Share nyo na pala yung ating live stream mga sir. Hinihintay pa natin yung kasama ko dahil mukhang mag-isa lang ako. Okay lang, sanay naman ako mag-isa eh. Sino ba naman kasi ako? Wala naman. Sino ang cameraman natin, Direk? Direk? Lang. Wala yata yung Direk ko, nagmi-mirror for. Pero mukhang Oga naman. Pero ito, mga sir, game number 1 na Team Spirit versus OG, bago pa magkaroon ng action, papakilala ko muna sa may side ng Team Spirit. We got Biposh sa kanyang Hoodwink, Yatoro sa kanyang Troll, Toronto, Tokyo, Storm Spirit, Mira will be using Io and Collapse sa kanyang Position 3, Legion Commander. And as for OG naman, we got Misha sa kanyang Snapper, Anmar sa kanyang Mars, BZM, Void Spirit, Yuragi, Templar Assassin, and Taiga sa kanyang Disruptor. So this is 4 Disruptor. Sinulat. Okay. Yan, so all set na tayo dito sa ating game. Waiting na lang tayo sa mga kasama ko kung darating man siya. Pero syempre, diba? Sana dumating para. Ayos pala to. Tapos, sinama nila si... Okay. Sinama nila dito si Io kay Legion Commander. Legion Commander. Okay lang din kasi Legion Commander matalakas din ang mga Arsene sa lane eh. Pero Yatoro God being harassed by the two supports here at their jungle. Pero mukhang di naman nila mapapatay dyan si Yatoro dahil andyan na rin si Miposhka to help him.
Isyo. Sige. Para simulang. Ang lahat ng akit, mabibigyan ng shotgun sa mga the body blocks. Kumain ng puno. Pero nandito na rin si Taiga giving that DPS damage in my Poshka. Try to run for your life. Ang tarong may kinuha ba skill? Wala pang kinuha skill to ha. Pwede gumamit ng bushwhack. Kaso na-slow na naman ng shotgun sa mukha. That scatter blast. It's so hurting ha. Pero hindi naman din nalang mapapatay si Miposhka. But still, nakapag-provide na sila ng harassment. Andun na yung consumables na kinukonsume dito ng Team Spirit. Tapos buhasan na, diba? Ayun ako, wait lang. Munti ko na mamatay din dito si Hoodwink. Muntik pala mabigyan sa baba ulit yun. Inattempt pala ulit patay ni Taiga. Pero ito, mid matchup natin. Void Spirit versus Storm Spirit. Alam naman natin. Uy, sabi na eh. Nakatayo lang eh. Hindi naglalasit or maski galaw man lang. Pero yan, habang... Ay, T1 pala yun. Punti kala ko may nagbumite sa Discord. Pero ito na nga. Mid matchup natin. Storm Spirit versus Void. We all know naman na in terms of harassment and farm, syempre, lamang na dyan si Storm Spirit. Meron niyang Static Remnant plus yung Overload, habang si Void Spirit naman, eh, mas madali namang kumil dyan mamaya. Pwede naman siya makapag-rotate ng mabilis. Makabackup ng mabilis once na mag-level 6 na. Tsaka, in a way, kaya-kaya niya rin naman sumabay dito kay Storm eh. Andyan naman din yung Resonant Pulse niya. At the same time, ayan, kung normal-normal naman siya ni Storm Spirit, ma-reduce niya yung damage with the Resonant Pulse. Hello? Medyo makate. Low health talaga. So, tabangan ko rito kung ano yung mga possible magiging item ng Void Spirit. Siguro Yules. Maganda yung Yules Scepter dito. Lalo na may LC pa yung kalaban. Pero sa may top, Legion Commander together with Io versus Snapfire and Templar Assassin. I think pretty decent yung top natin. Wala naman ako nakikita ang sobrang lumalamang dyan in terms of the heroes. Siguro sa playstyle lang, eh, mas gusto ko na yung magiging playstyle ng Team Spirit sa meetup. Kasi matik, ayaw yung Legion Commander yan eh. Magiging aggressive sila. So, most likely, pag yung Snapfire na out of position or medyo na palalim, eh, matik, katry siguro yung attempt ng Team Spirit ang patay niyan. As for the bottom lane naman natin, and dyan yung damage coming from the Thunderstrike dito ni Disruptor. Medyo makat yan, lalo na pag tumaas pa level. Pero in terms of harassment, kaya rin naman sumabay dito. And ito na nga, first blood makukuha ng Team Spirit. And mga sir, alam nyo na, pag first blood, ang lagi namin moto. Sa mga naghanap ng real money betting site dyan, punta lang kayo sa Phoenix Bet mga sir. At gamitin nyo ang aming code LUPOTWXA. Kung may katanungan man kayo, PM nyo lang yung Phoenix page. Yan, may sasagot sa inyo dyan. And syempre, huwag na magkakalimutan, bet responsibly. Yun. Ayos din. Yung item pala ni Disruptor dito, puro mangga. Hindi daw naglili ah. Pero yun na nga, medyo lalamang na rito sila Yator agad. Ayan na, mga ganyang moment mo, pwede kayo kubutin nilang kamo si Yator oh. Inaibato niya yung kanyang whirling access dito kay Mars. Kaya hindi naman na nila maharas pa dito si Kaiga sa may baba. Pero nakakapanibago ah, mga sir. Ang madalas ko kasi nakikita talaga na hero ni Taiga ever since nasa liquid siya, yung mga malilikot eh, mga space creator na hero eh. Mga rotate kung rotate talaga, like Earth Spirit. Yan, isa sa mga pinaka-remarkable niyang hero for me. That Earth Spirit. Sobrang likot. Sana ulo ganun mag-Earth Spirit, diba? Ayan, pero wait lang. Wala pa plauso ko yung next speech. Dami ko sinasabi dito. Yun lang! Yung Rogi na bigyan sa meetup! Sabi na magiging aggressive talaga tong top lane na Team Spirit. Basta may IO tapos may heater na kasama yan, Matic. Let's go for the aggressive playstyle. You put damage, I put heal to you. Diba? I put sustain. Pero this is not looking good for OG ha. Well, early game pa lang naman. Kaya pa naman bumawi. Pero magandang start na to for Team Spirit eh. Pero uy, Mira. Hindi naman siya mapapatay dito ni Yoragi. Then instead sila pa yung gugukulaps again. Isa pa normal attack. Ha! Wasa ka mukha ni Misha doon sa may top habang Yoragi naman dito trying to get collapse. Pero wala, hindi enough yung damage niya. Medyo lugi yung top dito dahil sobrang aggressive ng Team Spirit. And yung sustain hindi pinaproblema ni collapse dahil mamaya meron din naman na yung press the attack. Actually ngayon meron na siya eh. Yun lang, another off-cam kill. Taiga again. Oh my god. 4-0, 4 minutes. Mabilis-mabilis dito para sa team natin. And yung Team Spirit, pinapatunayan lang naman nila na they are still
the TI champion. Diba? Grabe ah. Hindi daw ano, hindi daw nag-vacation yung nag-vacation sa Amerika yung co-caster ko ah. Oh my god. Maubusan tayo nung sasabihin dito. Pero mga sir, yung mid naman natin and in terms of last hit, medyo nakakabal naman si Void Spirit, which is good kasi alam naman natin Storm lalamang talaga in terms of the last hit. Tsaka hindi ko napapansin na nagsasariling stack si Storm Spirit eh, kahit sa small camp lock. Usually pag ganyan kukuha, o kaya pag kukuha ka ng bounty, dinadami mo na yan eh. Pero hindi ko nakikita ang ginagawa ni Toronto Tokyo ngayon yan ah. Pero Yuragi o gangster oh. Sige, ngayon mo kalabanan. Pero wait lang, si Collapse sumasalo dito ng tower eh. Binabato siya ng damage. Pero wait lang, Yuragi, hindi naman enough yung hold nyo or wala kayong kahit anong disable para ma-hold dyan. Pero si Mira, nasa delikado, makakapag-tether in naman. Tether at kay Kuya mo Collapse, sabulin pa rin siya dito. Uy, grabe naman yun. Lumubog sa harap ko, sabi ni Mira. Ayos din. Sabi, napatid pa tuloy. Nakakatakot yun, lulubog bigla sa harap mo. Paglabas si Sadako. Nagulat ako rin, bigla siya lumubog. Putek, pero ito, back to the ball game tayo mga sir. Top 3 natin, as for the network, lahat nasa Team Spirit. Wala, kita nyo naman, ang ganda ng laning stage nila. Lalo na yung side lanes. Dalawang kills agad sa may baba, tsaka sa may top. Ayos na ayos, and as for Troll Warlord, hindi niya pa problemahin dito yung pagsabay sa farm with Templar Assassin dahil isa naman yan sa mga natural carrier ng Maelstrom, tsaka Battle Fury. Pero wait lang, si Taiga, habulin ni Mipos yan, syempre low health na eh. Ako. Static build, wala nang gagawin yan. Pero dito na rin si Toronto, Tokyo, para sa raduan sila ng gate, hindi kayo pwede tumakbo, sabi ng Team Spirit. Sabi ni Toronto, Tokyo, and that's gonna be an easy kill. Pero naku, mukhang may susunod pa, Taiga. Spotted. Ayun lang. Hindi na nila habulin pa dahil si Storm Spirit, wala na rin siyang enough mana to chase down this Raptor. Pero still, ang ganda pa rin kill nun for the Team Spirit. And ito naman si Collapse, grabe, hindi nagpapawa itong mga Juna Jay ah. Hindi daw dito yung maka to ah. Palupuli mo sa maka. Isa pa. Yun lang, nag-proc pa yung passive niya. Si Mira, nasa delikado, pero ha. IMIO, I got the sustain, pero Yuragi being kited out by Team Spirit, and again, the top lane of OG. Oh my god, Kaysa Sir bumabagsak. Alam niyo mga sir, nakakapanood naman ako ng live ng ano, nakakita ko ng mga post ng nagkakasalubong yung mga OG sa pub. And well, may times din naman na parang nanood ako. Parang sulyap lang nung game nila. Parang ang saya panoorin ng game nila, pero now, parang di ako natutuwa sa laro nila dahil binubugbog sila ng Team Spirit, the top 1 team of the CIS or in the world, syempre. Panalo ng TI eh. Grabe, mga sir, ano nyo nga? Talian nyo nga ito si Collapse, ayaw magpaawat. G na G. Oh my G. Pero si, ano, inutos. Lahat kalaban. Magkakarnal niya ata ito si Collapse eh. Pigilan nyo nga ito. Ginagin maglaro, 8 minutes, finish yung top. Diyos ko, hindi ko ina-expect to sa LC. I-expect ko yung harassment, oo, kasi lalo na kasama niya kayo. Pero yung 8 minutes, makukuha niya agad yung Tori. Abay, grabe ka dun, Lords. Wala pa yung Storm Spirit niya. Pero as for OG naman, they just need to create space para kay Templar Assassin. And once Templar Assassin magkaroon ng farm, I think makakapalag-palag naman dito yung OG. Lalo na yung Void Spirit din. Baka nakakalimutan nyo. Isa rin yan sa mga malilikot at mga quickie na hero. Lalo na pag naispatan pa si Miposhka. Pero grabe, speaking of Miposhka, grabe ka manarot kay ATF. Tigilan mo ako. Sabi ni Anmar, nagpa-farm na lang yung tao eh. Hirap nang wala kasama. Mauubos yung bosses yung manok dito ah. Laway ko ah, pero ito, the Glaims, makuli ka ngayon. Masyado ka makulit. Nagpa-farm lang ako, sabi ni Anmar. Ito yun. Pinalo ng shield sa mukha. Ito, Captain America ng Dota 2. Eh, ano kumukuha nung ano? Uy! Wait lang yung Storm Spirit, ang paparating na bagyo. Abay, saktong-sakto. Misha ang may ispatan dito. Tinamaan ng bagyong Odette. Pero yun, speaking of bagyong Odette, mga sir, ingat dyan ha. Yung mga apektado ng bagyong ngayon, mag-ingat kayo. Lalo na, sunod-sunod, hirap yan. Bagyo tapos pandemic. Pero, uy, mga ganong moment ni Disruptor, delikado yun ha. Tatrade mo din na yan yung Storm Spirit na may kalahating mana. Pero, uy,
nagbabalak ang OG. Medyo mahirap uli dyan. Hindi pa level 6 si Disruptor. Easy lang kayo. Wala pa kayong pang-hold dyan. Kung mauunahan ni Mars, pwede pa. Kasama ko dapat, hindi ko rin alam. Si Luigi o kaya si Dan. Kaso wala pa yung dalawa eh. Taking their time, ha? Disgusters. I'm gonna report this. Joke lang. Ayan, pero wait lang. So may mid, nahuli dito si Void Spirit, and Void Spirit doesn't have the mana, and I think makakasurvive ba siya? I think hindi eh. Kasi mahahabol at mahahabol siya dito. Grabe si Toronto Tokyo. Ayaw din magpawat. Grabe naman yung team Spirit dito. Ano ba mga kinakain ito ngayon? G-G, habol kung habol. Uy, may sumali pa si Taiga daw. Pero wait, Mira? Arena Blood, ilabas mo na. Hindi na daw kailangan dahil Mira, mamamatay ka na sa kamay namin. Pero grabe oh. Ayun, kaya pala pinapatagal nila eh. Bibigay pala nila kay Mars para yung Mars eh mapabilis yung kanyang dagat at maganda siya makikipag-chismisan sa mapa. Pero ayan, that's a 1-for-1 trade. Siyempre, favorable yun for Team Spirit dahil yung video nakuha nila. Pero naririnig ko na naman yung bagyo paparating. Ubos ang mana, makikita ba si Yuragi? Do they have the sentry yun long? Hindi umabot yung sentry pero meron akong reserva in the duel. Easy duel damage, sabi ni Kuya mo collapse. Killing spray ka dito. Si Toronto Tokyo habang yung OG. Oh my god. Pag nagpatuloy yung ganitong momentum for Team Spirit, hindi na ako magtataka kung hindi makakapag-farm yung Templar Assassin. Matik. Gagangsterin nila sa mapa to eh. Isipin mo, Templar Assassin to. Ang maganda po rito for Team Spirit, ang dami nilang pang sagot sa Templar Assassin. They got the troll na nagpa-farm lang din, tahimik sa mapa. Yung LC na pwede siyang i-hold, and yung Storm Spirit mamaya na pwede siyang i-kite. Tingnan na lang natin kung paano magiging galawan dito ng OG na nasa delikado sila. Well, we all know na yung OG kilala yan sa mga comeback plays nila. Pero now, na iba na yung OG, hindi ko pa alam kung may ganun din ba silang move. O mabibigyan din ba sila ng titulo na ganun. As for dito naman, Mars, ilang pang pera ang kailangan mo? Susustain po ka na para sa dagger. Ayan, malapit-lapit naman na lang. Less than 1k na lang naman na para sa kanyang dagger. Pero uy, sa mid glimpse back. Eto na, kaso sa iba na glimpse back. Doon sa may pagdaanan din siya pa nga yata ay mamamatay ng duel. Grabe ka, kuya mo collapse. Gina G, I'm everywhere. Abay, Darkstar ka pala. Gina G, buti ano na, double damage nito. Plus 20. Easy money, and malapit na rin sa kanyang dagger, less than 1k na lang din. Magagang mag-i-snowball yata yung Team Spirit. And now, they are taking the tier 1 middle tower of OG. And OG, what will you do? Snapper already with the Mortimer Kisses, pero mukhang steady lang sila. Pero uy, wait lang, biglang may lumabas sa harap. And that's grabe, Toronto Tokyo together with Mira. Wasak si Anmar, kaso yung creeps ang nakakuha. But still, Achilles sa kill. Na-delay nila yung progress ni Mars ay nang palaga pero may babalik. Yun lang, hindi yung na-dodge ni Storm Spirit yung glimpse back. And si Mira, mukhang siya yung mabibigyan dito sa may mid. And Mira, tulog ka muna, sabi ng OG. Pero sa may baba, nasa delegado si Yuragi. Wala siyang kakampi dito, walang tutulong sa kanya. Tatry niya na lang kumuha ng kill pero pinaglalaruan siya ni Miposhka. And Yuragi, sasaluyin niyo yung overload damage na meron si Toronto Tokyo. And Toronto Tokyo is on a dominating streak. Plus, napatipan nila dito yung carry ng OG. Uy, may narinig akong blade mail. Kanino blade mail yan? Ayun, nasa mid pa yata yan. Grabe ka naman dun, sir. Grabe yung Team Spirit dito, ah. Parang may gigil sa OG, ah. Uy, dedeward? Taiga? Ayan. Andiyan yung Storm Spirit, ha? Pwede tumulong yun anytime. Pero yun siyang nakita. Ba't ka nagtatago dyan, kaibigan? Pero to, babawi si Toronto Tokyo. Kaibigan kita, may push kay, babawi kita. Pero naku, mahukod yata rito. Nandiyan naman si Mira para siya itulungan. Pero makakapag-zip out, hindi pa nga nakulong sa Arena of Blood. Dito si Toronto Tokyo, siya mapapasok. And dual damage, makukuha na naman yung collapse. Pero to, Astral Step in. Tatari nalang patayin si Toronto Tokyo. Pero yung sustain coming from Mira, grabe ka, sir. Malevolence, siya pa nga yata may bibigyan. And yes, si Void Spirit pa nga, Misha, sasama, yun lang, sumama nga sa kamatayan. Hindi man lang nila napatay dito si Storm Spirit. And nice buyback from Miposhka. Oh my god, ginahagawa silang bata rito ng Team Spirit. Sobrang basang-basa ng Team Spirit yung magiging galawan at magiging balak gawin dito ng OG.
Sobrang okay na yung pick up nila eh. Na uy, sobrang low ulti ng Storm Spirit, kaso yung sustain ni Mira talaga eh. Naligtas niya pa dun si Storm Spirit dahil dun napasama yung buhay ni Void at ni Misha. Ako yun lang, anak nun Diyos, nakakuha pa ng regeneration rune. Abay, kukulit at kukulit talaga sa mapa to. Sayang yun oh. Ganda na na start nila eh, napatay nila si Miposhka. Mauhuli na rin sana nila si Toronto Tokyo. Pero may na-duel na naman sa mid and grabe ka. Kuya mo collapse. Ba't ka G na G? Lakas, grabe. Hindi ako nagiging vice pero grabe yung team spirit. Uy, ginamit mo sa kanila yung dating player ng OG. That's gonna be sad. Done. Sana pag habang team spirit kumukuha ng Roshan and ito na, mukhang balak na magparamdam ni Yataro God na sikat na sa creep camp, sikat na sa jungle. Creep isang kalaban pero uy, iba pala ang kukuha. Toronto Tokyo. Okay, Yataro, magfarm ka muna dyan. Sabi dito ni Toronto Tokyo, ako muna papatay at magharap ng gulo. Lumabas ka pag bay, BKB ka na. Pero speaking of Yatoro, eh, going pa lang siya dito sa Mata Stylon. Grabe, nagparamdam agad. Kala ko sa base ng team si Toronto Tokyo. Doon pala sa may iba pa. Pinitest si Taiga. My God, ayun. 3 points talaga. Oh my God. Ganito yung ginawa ng OG sa Enigma. Kaso ngayon, Tisto, yun lang. Taste your own medicine. Pero grabe, nag-blinking. Gino dyan talaga si Collapse. Duel, mapapatay niya ba dito? Makukuha niya ba yung damage? Nandito na rin si Toronto Tokyo. Pero yung damage, dual damage, hindi nila makukuha. But still, Anmar will fall. Nasusunod pa ba sila dito? Toronto Tokyo naghanap. Pero mukhang wala na naman silang makikita. And the rest of OG will safely get out. But still, nakuha yung offlane nila. Grabe, blinking, blinking. Tiwala ko sa mga kakampi kung they got my back. Pero Yoragi, we need you now. Kailangan mo mag-Ultra Instinct. Kailangan mo iparamdam na this is OG. Ganun talaga boss. Pag wala akong co-caster eh, tanong ko, sagot ko talaga. Matik na yan. Wala akong co-caster eh. Pero oy, wait lang, sa may baba. May balak dito yung OG ha. Timing ko na tayo. Kaso mula sa mga nanahanap eh. May vision dun yung LC. Oh, LC, makikita ba? Na-break ang smoke. Talo na agad. Na-yul septet. Pero maraming creeps. Hindi makapag-set up ng Aether Remnant. Pero nag-correct pa rin at pinaliguan. Nung Mortimer kisses sa mukha, binigyan pa ng arena para wala ng labasan. And nako, kanina ka pa makulit. Collapse, kailangan mo na ng palo sa pwet. And yun, nabigyan na ng OG. Pero wait lang. Nahuli Toronto, Tokyo. What are you doing there? Walking in the river. Ayun. Nasulot pa nung sharpshooter sa mukha. Abay, magagang bawi agad for the side of Team Spirit. Papalag naman daw eh, pero eh, may nahuhuli na naman. Kitang kita ka sa camera, kaibigan. Pero na-spear Anmar already with the 140 HP and Aegis will be popped. And 3, 2, 1, natali pa. Hindi mo masiset up ng static storm. Oh my God, nakagalaw pa siya pa. Mabibigyan ng Taiga. Taiga pinasok sa ring. Ayun, wasak. Pero susunod naman daw si Mira. Ano kala niya, magpapatalo kami? Sabi ng OG, no. Ano kala nyo? Magpapatalo kami? This is OG! Easy lang kayo, nagpa-farm pa yung carry namin. Pero ayun lang eh, ayun nga eh, nagpa-farm din yung carry ng Team Spirit. Hindi pa nagpaparamdam si Yator God. And alam nyo naman, pag nagkaroon na ng 5v5 teamfight, I'm just gonna be honest dito ako sa Team Spirit, ang dami nilang pangsagot sa heroes ng OG. Lalo na pag nagkaroon pa ng BKB dito yung Team Spirit, walang gagawin yung ano, walang gagawin yung dalawang support ng OG. Kung hindi tumitig at subukang iligtas ang kanila mga core, ang mahirap dun, walang magagawin yung Disruptor. Kasi, wala siya mabibigay. Unlike si Snapfire, meron pang kain ka mo na cookie. Diba? May ganun siya eh. Yung troll, walang kalaro. Eh mga boss, sabi ko nga sa inyo, sikat na sa jungle yan. Ang kalaro niyan, creeps. Mamaya ay makikipaglaro sa mga tao. Hayaan nyo muna daw siya. Nag-enjoy pa yung tao. Pero uy, nahuli si Miposhka. Pero nakapagkas ng sharpshooter ha. Pato mo lang. Yun lang, walang tinamaan. Napakaduga talaga ng sharpshooter na yun. Hindi naka-cancel. Dapat yan inalis eh. Tsaka lang. Pero nice, nice kill dito. Mabilis ang pick up for the side of OG. Kahit paano nakakalaban-laban pa naman sila. Pero naku, nahuli na naman si ATF. ATF will go to heaven. Sabi ni Toronto Tokyo. Pero to, hindi pa sila tapos. Nakikisalan si Yatoro God. Gusto niya rin na makipaglaban sa mga tao. Nag-ulti, nag-battle trans. Yun lang, mo-hold niya ba? Na-hold niya nga si Void Spirit. And 3 heroes down for the side of OG. Pero wait lang, hindi pa sila tapos. Si Taiga
Nagtatago sa puno-punuan, kaibigan, naliligaw ka, kailangan mo baligtad ng damit, and that's a triple kill for Toronto Tokyo, and he is beyond godlike. Pero Templar Assassin, meron naman ng dagger, pero team spirit Jineji, wala yung si Bipush ka lang yung namatay sa kanila, wala man lang namatay na iba. Grabe yung team spirit mag-set ng team fight, tsaka lugi rin kasi sila dun mga quiz eh. Kung titignan nyo yung vision, pabor na pabor dito sa may side ng team spirit. Medyo napalalim yata yung question nila dun. Dapat, siguro, from the moment na na-pick up nila si Hoodwink, out na, kaso, o kaya push ng Tore. Kaso yun lang. Pumesto sila, dumaan sila sa maling laran. Narong turn, mga sir. Narong turn. Palong-palo. Oh, sinabi niyo pa, palong-palo talaga yung mga players ng Team Spirit niyan. Ayaw pahingayin yung OG. Sinasakal ng sinasakal, pero shoutout pala kay Sir Clarence. Sabi dito ni Sir JP, and thank you pala kay Sir Diod. Paano ba yan? Diogenes o Diogenes? Basta Diogenes sa 75 star. Easy, Joel. Mainit ka, kaibigan. Walang trash token. Sabi dito, paano lang? Laro-laro lang. Oga Dota Pit. Anong trash token? Pero ta, Legion Commander, malapit na yung kanyang BKB. Recipe na lang ang kulang. Pero, as for Storm Spirit naman na kanina pa nagwawala, eh, meron na siyang BKB rito and already going for that kaya habang yung Yatoro, yung Troll Warlord na creeps ang kalaban, meron na siya Manta Style. So, ayan, sasama na yan. For OG naman, balita kay Templar Assassin, ayun, going for that BKB naman na. Kailangan niya talaga yung mga sir, kasi kung hindi, makokontrol siya dito ng Team Spirit dahil yung Storm Spirit and si Hoodwink, pwedeng-pwede siya paglaro niya. Pero to, may naka-smoke of deceit dito sa may side ng Team Spirit, and that's gonna be the 4 players. Hiyatoro lang ang hindi kasama, hindi kabilong, creeps ang kalaban mo, kami player. Hahanap? Ang tanong, may mahahanap ba? Wala silang vision dito, medyo delikado ha. Pero napap! Uy! Nagtago agad sa ibang dimension, pero wait lang. Nasa delikado si Toronto Tokyo, pero joke lang pala yun dahil meron siyang BKB and mapapatay niya rin si Misha. Susunod pa yata si Taiga, pero Taiga, makakapag-TP out. Boom, panis! Dapat nakapag-appear ka muna bago ka mag-TP out, pero dice. That's a quick pick-up for the side of Team Spirit, and Yatoro God already pushing the tier 2 middle tower of OG, and OG is just watching. Oh my G. Oh God. Easy lang, shout out sa iyo boss. Shout out din kay Sir Johnsel. And you're currently watching the po, ay sorry. Team Spirit versus OG sa ating Oga Dota Pit. And Templar Assassin, makikibalita muna tayo kay Marites. Ayan, palapit na doon siya sa kanyang BKB. 2 components away na lang. Excuse me, sorry. Pero to, for Mars naman, ayan, malapit na rin naman sa kanyang BKB. Kailangan niya nalang bilhin yung recipe. Collapse, ganun din. Yung Storm Spirit, ayun, on the way na sa kanyang Bloodstone. Habang si Yatoro God, okay, di niya nainuna yung Basher. Going for the BKB na rin siya para di na siya mapigilan dito ng heroes ng OG. Pero OG, wala tayo nakikitang eksena coming from them. Pero to, pumasok na duel. Inabutan, pinagpapalusa mukha yung Disruptor and easy kill, sabi ni Collapse. Pero wait lang, may nahahabol pa sila dito. Naisbatan yung Void Spirit. Ako yun lang, mga karitas matago. 7 dimension, natali. Nimipush ka. And that's gonna be another kill for the side of Team Spirit. Grabe, kala ko nabato na yung ni Hoodwink yung bushwalk doon, na-cancel niya pala. Naispatan pa si Void Spirit. Grabe naman pag ano dito, maging active sa mapa yung Team Spirit. Ayaw ko na. Ako na nasasaktan sa OG. Yan naman ako tumisiklet. Pero yun na nga, ayaw ko na. Nambubugbog dito yung Team Spirit. Kailangan yata, no? Isang kamay muna gamitin nyo. Huwag muna kayo mag-keyboard. Mouse lang muna. Masyado kayong ginagy pag naka-keyboard kayo, eh. ATF, mga sir, ano pala yan? Siya pala yung galing Chicken Fighters. I mean, Creep Wave. Pero nanggaling din siya sa Chicken Fighters. Nakita ko na rin Lumoro dati to. Pero ngayon, naku.
sila yung pinaglalaruan ng Team Spirit. Dahil naging maganda ang early game ng Team Spirit sa lahat ng lanes, kaya yan, they got the advantage in terms of the in terms of the network, tsaka syempre Matic network, damay na dyan yung item. Yatarogan, balita, makikichismis lang. Ayun, BKB na si Tropa. Oh my god, paano nyo pipigilin yung naka-BKB na Troll Warlord? Pero speaking of BKB, naka-BKB na rin naman na dito si Templar Assassin. And now, this is our time to take back what's ours. Hindi namin nasusuko ang bataan hanggat boy kami, sabi ng OG. Na ay, naka-off my monitor di ato, no? Kaya pala creeps na yung kalaban, no? Kaya pala creeps na yung kalaban, pero uy, yun lang, wala silang naispatan, wala silang nakita. They're getting ready for that Russian attempt na pwede sanang gawin ng Team Spirit. Kaso, hindi nila ginawa. Tsaka, goods din naman yung ginawa ng OG na player out sila din sa vision nila. Pero ito, nagpakita na si Atoro. Iba rin ang blinding ka ni Collapse. Iba ang gusto niya ulihin dito para sa may likod. Nangungulit si Toro Totoko. Gusto si Mars. Nakapag BKB, si Misha na lang matatagpuan nila dito. And Misha will fall down for the side of OG. Wait lang, hindi pa tapos ang Team Spirit. Nag-ahabol pa sila. Yatoro being controlled. Pero si yung duel, umamatay si Taiga. And now, ATF, wala ka ng BKB. Hindi ka na makakatakos. Sarap namin naman sa likod. May nagwawala. And that's grabe. Yatoro, pinagpapalo sa uro. Si Yuragi in Point Spirit. From Cebu, boom! Tinamaan ng sharpshooter ni Miposhka, and Gigi has been called game number 1. Isang mabilis tang 25 minutes tinapos ng Team Spirit. Grabe naman yung Team Spirit dito. Kailangan yata mga sir, ano lang, mouse lang yung gamit, hindi dapat naka ano, hindi dapat naka keyboard. Overpower eh, OP. Grabe maglaro eh. Ala eh, onting post-analysis yun lang for the game. Team Spirit, andun na yung potential na kalakasan talaga nila pagdating sa heroes ng OG. It's just that lalo lang yun na boost at lalo lang yun na pagsamantalahan ng Team Spirit dahil nanalo sila ng laning stage. Kitang-kita nyo naman kung gaano maging kung gano'ng ka-aggressive yung top lane ng Team Spirit. Tsaka in terms of laning stage, kitang-kita nyo rin kung gano'ng nalugi talaga yung OG eh. Hindi sila makapalag. I mean, yung top nakakapalag in a way, pero overall, kasama na kasi nila yung Tori dun eh. Kaya tingin ko, for OG, they need to work out their draft para makapalag sila dito sa Team Spirit. Ang mahirap lang din kasi for OG yung lineup nila eh, farming lineup talaga. Templar Assassin, you need to create a lot of space para magkaroon ng item. Magkaroon to ng item. And as for Mars naman, natagalan yung dagger niya kaya hindi rin siya nakakapaikot. Same goes with Void Spirit na na-hold at napapahirapan ni Toronto Tokyo dito sa mid. Kita nyo naman si Toronto Tokyo 16-0-6, hindi man lang pinahinga dito yung OG. Sabi nila, okay, hanggang 7 na lang kayo. Lucky number naman yan eh. Baka makabawi daw kayo ng game number 2. Pero yun na nga, mga sir, magbabalik kami para sa game number 2 ng OG versus Team Spirit. Chill lang kayo, kumuha na kayo ng mga snacks nyo dyan. And we'll be right back.